protein, no? Protein metabolism. At ipag-uusapan natin. And actually, na-discuss na natin to ng mga previous natin na na-discussion. Na-discuss na natin yung protein eh. Yan yung sa metabolism part 2, yan yung na doon sa third. Nasa third column. That is the protein metabolism. No, ngayon, i-detail lang natin. Ano ba yung nangyayari in the protein metabolism? So after this discussion, dapat matutunan natin, di ba? Siyempre. Ay, sorry. Sorry, Trisha, napindot ka. Dapat matutunan natin, di ba? Kung ano ba yung nangyayari kapag kumain tayo ng protein? Kung ano man yung kainin natin na protein, saan man manggaling yan na source, ano ba yung nangyayari sa body natin kapag kinain natin yan? What will be the changes in the structure of those proteins? Protein pa din ba siya? Halimbawa, kumain ka ng karne ng salmon, di ba? Ayun, salmon yung nandito sa natin, PowerPoint. Pagpasok ba niyan, salmon pa din? Paano siya i-utilize ng katawan natin? What if sobra yung kinain na protein natin? Ano naman ang masama? Ang possible na masamang effect sa body natin? So yung mga bagay na yan, pag-uusapan natin in detail ay in our topic for today. So, proteins. Diba? Pag sinabi natin proteins, ano nga ba yan? Diba, proteins are really made up of amino acid. Diba? Na-discuss naman na natin yan on week number 4, I think. Kung ano ba yung protein. And normally, ang thinking ng tao with protein, yan yung mga muscle. Di ba? Pag kumain tayo ng mga muscle ng iba't ibang hayop, yung meat na kinakain natin from different animals, yan yung thinking kagad natin eh, when we talk about protein. Kasi yun nakikita natin visually. Di ba? Yan yung nakikita natin visually, yan yung nahawakan natin visually, yan yung nakakain natin. So, ang thinking kagad natin kapag amino acid and proteins, ay, yan yung building blocks. Bayan yung kung paano katawan natin nabubuo. Yan yun. Pero dati nga, nung week 4, di ba, discuss natin na yung protein, hindi lang yung laman, hindi lang yung muscle. Di ba? Pati yung skin natin, may protein. Yung mga buhok natin, saan mang buhok yan, di ba? It is made of protein. Yung kuko is made of protein. Mga enzymes in our body, hormones, lahat yan are made of proteins. And these proteins actually are made of amino acids. Kasi yung amino acid yan natin, yan yung building block of proteins, di ba? Para makreate yung quaternary structure of our protein is all because of the different amino acid component of the protein na meron tayo. Aside from that, yung protein, okay, noted, no, Jan Ali? Ano ko ulit? Mag-attend ulit ako later naman. So, yung mga amino acids na yan, they are very important because it is needed for us to create protein, syempre. Building block nga siya ng protein, eh, di ba? So, kailangan siya ng protein. Kailangan ng katawan natin yung amino acid. Aside from that, nagpo-provide din kasi yung protein natin ng carbon and nitrogen compounds. Those carbon and nitrogen compounds are very important sa different na mga biomolecules sa katawan natin. Proteins, pwede ba siyang maging source ng energy? Siyempre, pwede. Hindi, although yung sugar is the main source of energy in our body and the principal source, no? Fat is also a good source, di ba, of energy in our body. But a protein can also be a source of energy in our body. So kahit halimbawa limited yung kinakain natin na carbohydrates, kaya naman ng protein na magbigay ng energy as a source. Around 4 calorie per gram yung naibibigay niya. Okay? So ganyan yung protein natin. So for the amino acids, okay, 75% ng amino acid natin, mostly they are used to create different protein in our body. Okay, marami, no? Maraming protein. Pero aside from that nga, hindi lang naman protein. Okay, yung ginagawa ng amino acid. Mamaya makikita nyo pa siya. So these amino acids, kapag halimbawa kumain tayo ng amino acid, mapupunta yan,
No? Kumain tayo ng protein, ibe-breakdown yan. I-hydrolyze siya. Okay, pag hinhydrolyze yung protein, mahihiwala yung different components niya. Pag nahiwala yung different components niya, anong mangyayari? Mangyayari, yung amino acid na yun, mapupunta sa tinatawag natin na amino acid pool. Okay, ibig sabihin, nandyan, kumbaga, andyan yung supply of amino acid in our body. Napakahalaga ng amino acid pool. Bakit? Kasi, normally, yung ating body, nagkakaroon siya ng wear and tear. Naglakad ka, halimbawa, from first building, fourth floor, naglakad ka papunta sa nursing building, dun sa fourth building, punta ka, no? Tapos third floor. Sasakit, di ba? Possible, sumakit yung thigh natin. Bakit siya sumakit? Kasi nagkaroon ng tearing of tissues, probably. Oo, masabi natin, pwede, minimal lang. O kaya ay kinurot ka nung katabi mo. Nagpasa yung kurot ng katabi mo. Or kinagat ka. Nagpasa yung kagat. O kaya nauntog. O natauhan. Ayan, nauntog ka halimbawa sa jeep. Sumasakay ka doon sa estribo. Nauntog ka. Nagkabukol. So yung mga bagay na yan, injuries yan eh, na na-acquire natin. O may minimal injuries lang. Pero, those injuries, may kaakibat yan. No, may kaakibat yan na nasira na cell. So, yung nasira na cell na yon, kailangan either i-replace siya or i-repair. So, kung i-repair siya, kailangan ng amino acid. Kung i-replace siya, kailangan ng amino acid. Saan kukunin yon? Kukunin yon sa amino acid pool. Okay? So, yung amino acid pool natin, maraming nagko-contribute dyan. Hindi lang naman yung pagkain natin. Pero yun yung isa na masabi natin na siguro maraming kino-contribute. Lalo na kapag malakas tayo kumain no, ng protein, ng meat. So, yung mga kinakain natin na meat, ano nangyayari sa kanila? Pagkakain natin sa kanila, ma-hydrolyze. Ibig sabihin nung ang hydrolyze, kumbaga, nabibreakdown yung ating protein into its amino acid. Kailan nangyayari yan? During digestion. Pag nguya natin, punta yan sa tiyan, may mga lilitaw, may mga merong gastric juice na i-release yung ating tiyan. Tapos, may mga enzymes na tutulong pa. Diba? Para ma-breakdown, para mapaghiwa-hiwala yung mga amino acid. That is one contributory on the amino acid pool, yung diet natin. O yung food natin, kahit anong protein pa yan. Plant protein, animal protein. Okay, na kinain natin. Parehas yan magko-contribute in the amino acid pool. Ano pa? Body's own degraded tissues. O halimbawa nga, yung cell natin nag-explode. Or namatay na yung cell natin. Hindi naman basta-basta itatapon na lang ng katawan natin yan. Itatry niyang i-recycle yan, i-reuse. Kumbaga, i-collect niya yung mga amino acid portion niyan. Then that amino acid portion, probably, ibabalik dun sa amino acid pool para magamit pa rin nung katawan natin. Okay? Kumbaga ay, halimbawa, may sira kang equipment, binenta mo sa junk shop. Yung mga parts nung tatanggalin nila, nung ibibenta nila sa mga company na mag-reuse ng mga bagay na yon. So parang ganun lang din naman. Yung paggamit ng katawan natin sa mga tissue na nasira or namatay na, kumbaga. Next is liver. So yung liver natin, actually, kaya niyang mag-create no, ng different na mga amino acid. Mamaya makikita nyo yan kung paano nangyayari yung creations of different amino acid. Kasi yung katawan natin, kaya naman talaga niyang gumawa ng sarili niyang protein. Although merong mga protein na kailangan nating i-source out no, from the diet. Pero the liver itself, meron siyang 10 amino acid na siya mismo kaya niyang gawin. Ayan, mamaya makikita niyo yan. Okay? So, this protein, no, yung protein natin sa katawan, actually, namamatay yan. No, in simpler term, no, namamatay yung protein in our body. Nadidegrade siya normally. No, kahit wala kang injury na ma-attain, kahit wala kang sakit, no, yung meron kasing mga viruses na nakaka-destroy ng protein. Kahit wala ka nung mga yon, there's a possibility na
mamatay na nila, mamatay talaga no yung protein in our body. Kasi ganun yung continuous na nangyayari sa atin. Lalo na kapag, ayan, mga yang pa tayo, di ba? Pag yang pa naman tayo, ganun ang nangyayari. Continuously, yung nga, yung sabi dyan. Continuously hydrolyzed and resynthesized. Ibig sabihin, pag medyo luma na yung protein mo, ang ginagawa ng katawan mo, i-hydrolyze siya. No, i-hydrolyze siya and i-resynthesize ulit siya into another protein. O, para laging bago, kumbaga. No? And we call that process, no? We call the process of continuously hydrolysis and resynthesis of protein as the protein turnover. So, yun yung tawag natin sa kanya. Okay? Ayan. Protein turnover. Yung kung saan, yung proteins natin, hinahydrolyze siya, and nire-resynthesize ulit para maging, kumbaga, brand new, no? Yung proteins natin. Kasi yung proteins natin, meron din siyang buhay. Okay? Hindi porket halimbawa, kayo ay, yung iba sa inyo siguro, 18, 19, 20 years old yung iba sa inyo siguro. Might be yung iba, mas matanda pa sa 20 years old. Hindi naman ibig sabihin, 20 years old ka, yung protein mo sa katawan, 20 years old na rin. Hindi ganun yan. No, hindi ganun. Kasi, yung different proteins in our body, they have a different life expectancy. Ibig sabihin, may different silang buhay. Okay? May different silang timetable. May different silang edad, kumbaga. Kasi nga, di ba, continuously, excuse me, no? Nabahing lang ako, no? Okay? So, continuously nga kasi, di ba, hinahydrolyze and nire-resynthesize sila yung mga protein natin. Kaya nga, yun, kumbaga, kaya sabi ko sa inyo kanina, parang namamatay yung protein natin. Pero binubuhay ulit. Ayan, born again, no? Kumbaga, yung protein natin. Kasi nabubuhay siya ulit, in a way, no? In a manner of speaking, kumbaga, parang nabuborn again, no, yung proteins natin. And those life expectancy of the proteins, no, yung buhay niya or yung bilis niya, diba? Yung bilis niya kung ng pagka-hydrolyze niya at pagka-resynthesize, tinatawag natin siya as half-life. Okay, half-life. Bakit half-life? Kasi yung measurement na ginagawa natin dyan is by half. Halimbawa, may isang kilo ka na protein. Okay, isang kilo kang protein. Pag sinabi kasi nating half-life, half, di ba? Nakalahati. Yung isang kilong protein na yon naging kalahati. Saka, niresynthesize. Okay? Hinhydrolyze, saka niresynthesize. After ilang days, nangyari yon. Ganun yung half-life. Okay? The amount of time, kumbaga, yung half-life, no? The amount of time na yung isang quantity ang nangalahati, kumbaga. Okay, so ganun ang half-life. Yung half-life kasi hindi lang naman dito yan ginagamit sa protein. No, so maraming bagay ginagamit yung half-life. Okay, and different proteins in our body have a different half-life. No? Yung liver natin, for example, 10 days. 10 days, no? Ibig sabihin, yung liver natin, every 10 days, nagpapalit yan ng protein. Or yung kalahati niyan, napapalitan. No? Yung kalahati ng liver natin, yung protein ng liver natin, yung kalahati niyan, every 10 days, napapalitan. Okay? Napapalitan siya ng panibago. Hinahydrolyze yung amino acid, saka siya pinapalitan. Plasma protein natin, 10 days. Yung nasa dugo, no? Yung plasma sa dugo. Hemoglobin, good then, 120 days. So that is, ilang buwan yan? 4 months. 4 months. Every 4 months, napapalitan yung kalahati niya. Muscle protein, 180 days, 6 months. Collagen, as high as 1,000 days. Ilang, ano yan? 3? I think, or 2. More than 2 years, no? More than 2 years yung collagen natin.
enzyme. Tapos mga hormones natin in our body, medyo big sila, no? Ayan. As short as few minutes. Yung insulin, 7 to 10 minutes. So even though we are how many years old? Halimbawa, okay, 30, di ba? I'm 30 years old, for example. Hindi yung buong katawan ko 30 years old. Di ba? Bakit? O, ayan nga. O, yung muscle protein, halimbawa. Di ba? Yung muscle protein ko, probably, yung iba dyan, 6 months old pa lang. Probably, yung iba dyan, 1 month old pa lang. Diba? So, lalo na ha, lalo na kapag tayo ay bata pa. Kasi continuously yan. Ngayon nga lang, pag tumatanda na, medyo bumabagal na yan. Yung pag-recreate ng protein. Pero pag bata pa tayo, ganyan nangyayari in our body. So aside from those proteins, hindi lang naman yun yung hindi lang naman yun yung gumagamit sa amino acid pool natin. So marami pa kasing compound in our system, no, in our body system that uses amino acid pool. Okay? For example, yung mga DNA and RNA natin, 'di ba? Meron siyang tinatawag na nitrogenous bases. 'Di ba? Yung mga DNA natin sa RNA, meron siyang heterocyclic bases or we also call that as nitrogenous bases, 'di ba? Yung nitrogen nila from those DNA and RNA nanggagaling actually yan in amino acid pool. Okay? Yung hemi group sa hemoglobin and myoglobin, yung nasa gitna na portion ng hemoglobin natin at myoglobin, yung mga amino acid noon, saan nanggaling? Nanggaling siya. Saan siya nanggaling? Nanggaling siya doon sa amino acid pool. Yung phospholipids natin, di ba? Sabi ko sa inyo, yung phospholipids noon, meron niyang amino acid na content, di ba? Phosphate, tapos meron siyang amino acid na content. That amino acid na content ng phospholipids natin, saan nanggaling yan? Nanggaling din siya sa amino acid pool. Likewise with neurotransmitters. Okay, yung mga neurotransmitters kasi natin, yung iba dyan, are derivatives of amino acid. For example, yung tyrosine na amino acid natin, maraming derivative yan na neurotransmitter. Dopamine, norepinephrine, yung adrenaline natin or epinephrine, yung mga yan are made of tyrosine. Actually, pati yung melatonin, yung skin, nasa skin natin, yung pigments sa skin natin, di ba? It's actually a byproduct or derivative rather of tyrosine, an amino acid. Serotonin. Yung serotonin is also a neurotransmitter in our brain. It comes from tryptophan. Yung histamine, kung bakit tayo nagkakaroon ng allergic reactions, comes from histidine. No, marami pa actually, no, hindi lang naman 'yan, yun ang galing din ng mga amino acid. Pero yan ay ilan, no, sa mga hormones in our body na needed yung amino acid para ma-create sila. So para ma-create yung mga 'yan, syempre, 'di ba? Meron tayong fina-follow na pathway of our amino acids. Halimbawa, yung DNA, paano siya kukuha ng nitrogen sa amino acid? Kukunin ba niya as amino acid lang, yung nitrogenous bases? Hindi, di ba? So, merong fina-follow yan na process. Okay? So, yung amino acid kasi natin, di ba, meron niya dalawang portion. Natatandaan niyo pa ba yung topic natin on week 4? Di ba may dalawang end? No, may dalawang end yung ating amino acid eh. May dalawang terminal siya, di ba? Ano na nga yun? Dalawang letter lang yon. The blank terminal saka blank terminal. Letter lang. Ano na yon? Ano na nga siya? Yan, tingnan natin ang mga sagot nyo. Okay, correct. O, dalawa yon, no? Ayun, correct. Correct. Correct, Manuel. C and N.
Terminal. C, saka N. Terminal. Yan yung mga terminals or ends ng ating amino acid. Yung C-terminal, yan yung nasa carboxylic acid portion. Yung N-terminal, yan yung nasa amino portion. Okay, yung NH2. Yung carboxylic acid, terminal naman yung C double bond O, tapos may oxygen pa. Okay, kaya amino acid siya. Because of this amino terminal and the C terminal. Okay, na components of our amino acids. Ngayon, yung amino acids in our body, sabi ko nga kanina, di ba, ginagamit yung N, yung N atoms niya, ginagamit in many processes in our body. Hindi lang naman as a source of amino acid for creation of protein. Hindi lang doon. For DNA, di ba, kanina, explain ko, yung DNA, yung mga nitrogenous bases natin, kailangan din niya ng nitrogen. What if marami ka masyadong kinain, di ba, na amino acid? Halimbawa ay nag-hungry bucket ka. O kaya ay nagsanggup ka or showings dyan sa may balite. Di ba? Or nag-unli chicken wings tayo. So, sobrang dami. Halimbawa yung nakain mo, nakailang servings. O, nakalima. Sabi natin, lima. Marami na ba yun? Limang balik. O, limang balik ng... walo. Wow, amazing. Walo. O, halimbawa, walong balik. Walong reorder. Diba? Ang dami niyan. So, ano mangyayari in our body? Diba? Lahat ba yan marireabsorb? Hindi, no? Kasi unlike, no? Unlike with sugars. Diba yung sugars or carbohydrates kapag masyado tayong marami nakain? Ma-stack siya sa katawan natin as glycogen. Diba? Pwedeng ma-stack din siya as fatty acid. Yung taba, pag masyadong tayong maraming kinain, ma-stack siya as fatty acid. Diba? Pero yung amino acid, unlike those two, hindi siya, kumbaga ay, kapag may excess no, in your body, hindi siya na-store ng ganun kadami. Okay? Kapag excess na dun sa kailangan ng katawan mo. So, anong gagawin ng katawan mo? Ilalabas siya. Okay? So, normally, yung amino acid, hindi siya nakataba. Yung protein, hindi siya nakataba. Okay? Bakit? Kasi nga, ilalabas siya ng katawan mo pag sobra-sobra. Hindi niya kaya mag-store ng madaming-madami kagaya ng taba. Hindi niya kaya mag-store ng maraming-marami kagaya ng glycogen. Okay? So, ilalabas siya. In what form? So, yung N atoms natin, yung amino group of our amino acid, mako-convert yan into ammonium ions. Pwede din yung ammonium ions mako-convert into urea. O kaya naman ay uric acid, no? Depende sa organism. Okay, depende kayo sa organism eh. So, tayo as human, di ba, tinetest yung ihi natin for urea o kaya uric acid. Diba? O familiar naman na siguro kayo dyan. Diba? Kadalasan, sino mataas ang may uric acid? Mahilig sa laman loob. Diba? Mahilig sa laman loob. Kasi high protein yung mga laman loob ng hayop eh. Protein mismo. Eh, mahilig sa anli. Yung mataas ang uric acid madalas ng mga ganyan. May mga kaidaran ako eh na may uric acid na at our age. Mataas na yung uric acid nila. So, pag mataas ng uric acid, ang tendency ng body natin, ilabas siya. Okay? Hindi ini-store yung amino acid basta-basta. Ang tendency, nilalabas siya. Yun yung nangyayari in the amino group or the N atoms of our amino acid. Meanwhile, meron ding, di ba? Meron ding mga carbon kasi yan. Ano na may ginagawa dun sa carbon components of amino acid? Halimbawa, medyo sobra ka na. Kumbaga, hindi nagagamitin yung amino acid mo for creation of protein. Diba? Kung halimbawa, sobra na eh. So, hindi na siya magagamit as a source of protein or building block of protein kasi hindi mo na kailangan. Eh, hindi naman nga siya na-store for later use. So, yung carbon skeleton naman or yung C atoms of our amino acid, i-convert siya into pyruvate, acetyl-CoA,
and intermediates in the citric acid cycle. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung ano-anong mga intermediates. Okay? Kaya nga dun sa drawing natin, in metabolism part 2, kung nare-recall pa ninyo, dun sa pinakadulo, no, yung nasa right side na portion, andun yung protein eh. Yung protein magiging amino acid, di ba? Yung amino acid, pwede pumunta ng pyruvate. Yung amino acid, pwede rin dumiretso sa acetyl-CoA. Yung amino acid, pwede rin dumiretso mismo sa citric acid cycle. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yan. Kung bakit ba ganun yung amino acid. Diba? Kahit saan pwede siyang dumaan. Mamaya makikita niyo yan ng mas detail. Okay? Pero ganun nangyayari with the carbon skeleton sa amino acid. Nako-convert siya into these intermediates of the citric acid cycle saka nung glycolysis process natin and the acetyl-CoA formation. Kasi nga, di ba, yung protein, pwede naman ma-use yan as a source of energy. Glucose, pwede din ma-create yung protein natin. Paano? Di ba, yung protein, maging amino acid, magiging pyruvate. Yung pyruvate, pagkulang sa oxygen, maging lactate. Yung lactate, pwede maging glucose. Or pwede din, no, na yung amino acid maging fatty acids. Paano? O meron nga ulit, di ba? Yung amino acid, pwedeng mapunta yan sa acetyl-CoA. Pag hindi mo needed ng acetyl-CoA or ng ATP, di ba? Yung diniscuss natin nakaraan, those acetyl-CoA pwedeng maging fatty acids yung mga yan. Di ba? Ay, oo, yeah. Tama, Jim, no? Yung mga president and vice president nga pala ay merong meeting ngayon. Sa fire, something eh. Parang fire yata yan. Sige lang, Jim. Panoorin mo na lang yung recorded later na. Okay, so ganyan yung amino acid natin. So ano ba yung pathway niya? And what is the detailed pathway of our amino acid? Siyempre, una sa lahat is yung stage 1 natin, which is yung digestion, di ba? Siyempre, saan magagaling yung digestion? Yung kinakain natin na amino acid. Anumang source yan, ha? Itlog. May protein yan. Karne ng baka, karne ng manok, mga lamang loob, lahat yan may protein. Pag kinain mo ang salmon, magiging salmon ba ang karne mo? Hindi. Pag kinain mo ang beef, magiging ang karne mo ba, karne ng baka na? Hindi rin. Kasi idadigest siya. Okay? O pag kumain ka ng protein from plant, ng munggo, yung protein mo ba magiging munggo na din? Yung muscle mo magiging munggo na din? Siyempre hindi. Idadigest kasi siya. Pag dinigest, hihiwalay yung mga amino acid. Diba? Hiwa-hiwalay yung amino acid na. Those amino acid, may stock muna siya dun sa amino acid pool. Okay? So sa amino acid pool, maliban doon, 'di ba, sa ating dietary proteins, meron ding meron pang ibang contributory. Una, yung synthesis of amino acids in the liver. Yung liver kasi natin kaya mag-synthesize ng mga amino acid. So pwede ilalagay din 'yan sa amino acid pool. And that, no, those na nasa amino acid pool, yan yung dadalhin in different parts of our body to create yung protein na necessary in our body. So, ganun nakikreate ha, yung protein. Hindi pag kinain mo yung salmon, diretso sa muscle mo. Hindi ganun. Magiging amino acid muna siya and i-recreate siya into protein na appropriate in your body. Ngayon, pag nasira, di ba? Pag nasira yung protein mo in your body, na-degrade yung tissues mo, nagkaroon ka ng injury, there's a possibility mag-turnover, di ba? Ma-hydrolyze and kunin yung mga nalalabi na amino acid, ibabalik siya sa amino acid pool for further reuse of the body proteins natin. Ano pa yung ibang kumukuha sa ating amino acid pool? Yung mga nitrogen containing compounds. Halimbawa natin dyan yung DNA and RNA. Okay? Ngayon, pag sobra, ayan, pag sobra-sobra ang amino acid, hindi siya pwedeng store. Di ba?
Unlike fatty acids na meron kang storage units. Unlike sugar na meron kang glycogen. For amino acid, kapag sobra yan, hindi. Hindi siya may store. So, ano mangyayari sa kanya? Mag-undergo siya ng catabolism. Ano mangyayari dun sa catabolism? May dalawa siyang path. Di ba yung amino acid kasi natin, may dalawa rin siyang end. The N-terminal and the C-terminal. So yung C, no, yung mga C components of our amino acid, no, hindi lang yung C-terminal, no, yung mga carbon component niya napupunta sa citric acid cycle for use as energy. Okay, so kahit hindi ka kumain actually ng kanin, no, makakapag-produce ka naman ng energy. Tapos yung N-terminal niya or the amino group magiging ammonium ion. Yung ammonium ion na yan, magiging urea or uric acid na ilalabas sa kidney natin. Okay? So, detail natin yan. Isa-isahin natin. Unahin natin yung nitrogen catabolism. Yung nitrogen portion of our amino acid. Okay? Pero part pa rin to ha, ng amino acid catabolism. Pero, ang focus natin dito is the N atoms. Or the amino group of our amino acid. What time na? Okay, maga pa. So may tatlo tayong stages in this process of nitrogen catabolism. Ah, may announcement pala. Baka na-announce na rin sa inyo. Baka makalimutan. Ito, may announcement, no? Sabihin ko na para hindi ko na-announce sa GC. Pero baka na-announce na rin naman. Sabi ay agahan daw ang pagbabayad para hindi mahaba ang pila sa exam. May mga nakakuha na rin ng exam permit, no, yung mga bayad na. Ayan, nakakuha na sila ng exam permit yung ibang mga students. So pwede na kung kayo ay fully paid. Pwede na raw kayong kumuha. Ano lang ah, commercial lang, no, baka makalimutan ko kasi. Kasi na yung tapos, paalala nga lang ha, kapag online kayo magbabayad through DragonPay, wala pang schedule ng special exam. Pag magbabayad kayo ng DragonPay, pero normally, ang special exam Sabado, Linggo yan. So, baka this Saturday or Sunday. Kung magbabayad kayo through DragonPay, tandaan daw ninyo na ang transaction fee is 20 pesos. So kung 3,000 ang inyong balance, nagbayad kayo ng 3,000, magne-negative pa rin yung ledger ninyo. Bakit? Kasi kukunin yung 20 pesos sa 3,000. So ang bayad ninyo is magiging 2,980 lang. So kulang kayo ng 20 pesos. Okay, so kung kailang kung magbayad kayo ng 3,000 online, dapat ang ibayad ninyo is 3,020. Okay, para sakto yung kaltasin man yung transaction fee, sakto pa din yung bayad ninyo. Okay? Hindi mag-reflect sa ledger ninyo na kulang. Ayan, so please encourage, sabi dito, our students to pay early if they are planning to pay in our SFS office or online to prevent them having a long line. Okay, paalala lang, no? Alam ko pwede na rin kumuha ng permit. Okay, pwede na rin kayong kumuha ng permit, no? Sabi ng mga students ko kahapon, nakakuha na sila. Okay, proceed na tayo. So may tatlong stages with amino acid catabolism. The first stage is transamination. Second stage is deamination. And the third stage is the urea formation. Tatlo lang naman yung stages natin for the nitrogen containing compounds or amino group of our amino acid. Okay, transamination, deamination, saka urea formation. Isa-isahin natin, no? For the transamination, from the word, no, transamination. So ibig sabihin may involvement ka nung amino group mo. Okay, kaya nga amination. Okay, involve yung amino group mo dyan. Ano nangyayari? Trans.
Bakit trans? Kasi nagkakaroon ng transfer of amino groups. Okay? Kasi yung ating amino groups, no, nagmo-move yan freely from one another. Okay? Of course, no, through the help of an enzyme. We call that enzyme as transaminase or amino transferases. Okay? Kaya nga transferases. Kasi nagtatransfer ka ng amino group. So, napakahalaga nitong transamination process. Bakit? Halimbawa, no, meron ka ng existing na amino acid. Eh, sobra na yung amino acid mo na yon. Kailangan ng ibang amino acid in your body. So, anong gagawin? Anong gagawin ni transaminase? Ang gagawin niya, tutulong siya na ilipat, no, yung amino group mo para makakreate ka ng new amino acid. Paano yun? O halimbawa, in our body, meron tayong alpha-ketoglutarate. Actually, nasa ano rin to eh, nasa citric acid cycle. Itong alpha-ketoglutarate natin. Hindi yan amino acid. Okay, hindi amino acid yung alpha-ketoglutarate. Pero, pag kumuha siya ng amino group, itong kulay blue, no, pinagpalit nila yan. Nagpalit yung amino group, saka yung double bond O, ano mangyayari? Etong alpha-ketoglutarate mo, magiging glutamate na. Amino acid na yan. Tapos, yung amino acid mo kanina na pinalitan ng double bond O, magiging keto acid na siya. Na pwede ulit magamit, di ba? For the creation of another amino acid. Oh, bigay tayo ng example. Halimbawa, alanine. Oh, meron kang alanine in your body. Eh sabi ng katawan mo, oh sobra ka na sa alanine. Kailangan naman natin ng glutamate. Oh, sobra ka na ng alanine eh. Oh, ano naman, glutamate naman. Gawa tayong glutamate. So paano tayong gagawa ng glutamate? From your body, merong alpha-ketoglutarate. Ano mangyayari? Magi-react siya with alanine. O kaya iba pang amino acid, pwede naman. So, pag nag-react siya with alanine, itatransfer itong amino group dito sa portion na yan. Mag-switch sila, kumbaga. No, mag-switch yung dalawa na yan. Okay? So, pag nagkaroon sila ng switch na dalawa, yung alanine mo magiging glutamate na. Kasi merong time na ganun eh, na ang kailangan ng body mo, ibang amino acid. Kasi 20 yan, di ba, na amino acid. O, 20 na amino acid yan, mga yan. So, hindi naman lagi na alanin lang ang kailangan ng katawan mo. Minsan kailangan niya ng ibang amino acid. So, by this process of transamination, there's a possibility makakreate ka ng ibang amino acid. Okay? So, yung alanine, kapag nag-undergo ng transamination, magiging pyruvate. Di ba yung pyruvate, pwede nating magamit sa acetyl-CoA, production of acetyl-CoA. So, very important, no, itong transamination kasi dyan tayo nakakagawa ng mga non-essential amino acid natin. Okay? Yung mga non-essential amino acid. Ganyan yung paraan kung paano siya nagagawa ng liver natin. O halimbawa, yung oxaloacetate. Di ba yung oxaloacetate nasa final stage yan ng ating Krebs cycle? Di ba kapag kulang ang acetyl-CoA, hindi na. Hindi na siya magtutuloy pa na mag-cycle ulit pag kulang na yung fuel ng ating Krebs cycle. So yung oxaloacetate na yan, pwedeng magamit ng katawan natin yan. Halimbawa, nag-react yan with valine. O yung valine, yung NH3 niya, ganun din. Magkakaroon ng swap. No? Magkakaroon sila ng swap na dalawa. Pag nagkaroon ng swap, yung oxaloacetate mo magiging aspartate. Another amino acid yan. Okay, yung valine mo naging alpha-keto acid siya. This alpha-keto acid, kung kailangan mo naman ng valine, pwede magamit yan. Magka-transfer lang ng amino group. Okay? So, ganyan nangyayari kung paano sinisynthesize yung mga amino acid sa katawan natin by using a different
ng mga alpha keto acid in our body. Okay, by transferring lang, no, yung amino group. So that is the stage 1 of transamination. After that, no, mag-undergo tayo ng process na deamination. O, halimbawa, sobra ka nga, di ba? Sobra ka. O, sobra ka na. Sobra ka na sa protein, for example, or sobra ka na sa amino acid. Magkakaroon ka dyan ng tinatawag na deamination. O, from the term de, di ba? Deamine. Ibig sabihin, tinatanggal mo yung amino group. Hindi mo tinatransfer, ha? Tinatanggal mo siya. Through the help, no, of course, of an enzyme we call as dehydrogenase. Kung glutamate yung amino acid natin, we call that as glutamate dehydrogenase. Okay, kung halimbawa iba pang amino acid yan, iba pa. Pero pare-parehas yung mga yan na dehydrogenase. So ano ginagawa niya? Ginagawa niya, tinatanggal niya tong amino group of our protein. Okay? So pag tinanggal niya yan, ganun din. Pag tinanggal niya yung amino group na yan, ano mangyayari? Pansin ninyo, nagkaroon ng double bond O dito. Okay? So through the help of the enzyme, dehydrogenase plus NAD plus saka water, mag-produce ka dyan ng ammonium ion. Ito yung ammonium ion, NH4 plus. Tapos alpha-ketoglutarate. Yung alpha-ketoglutarate na yan, pwedeng magamit ulit for creation ng mga amino acid natin. Nag-produce ka din ng NADH, di ba? This NADH can be a source of energy. Okay? So sa atin as human, merong mga processes in our body na kailangan din naman ng NH4. Yun nga lang, pag sobra-sobra yan, nagiging toxic kasi, no? So this process or the stage 2 process of the nitrogen catabolism is the principal source of ammonium ion. Okay, and because this process involves, di ba, involves oxidation of glutamate, for example, or the oxidation of the amino acid. Bakit ko sinabing oxidation? Kasi yung amino group mo na-replace, di ba, ng oxygen. Di ba, nagkaroon ka ng oxygen dito. So, we call also the deamination, no, of our amino acid as oxidative deamination. Bakit oxidative? Kasi nga, nag-incur ka ng double bond O or ng oxygen in your compound. Nung natanggal yung ammonium ion mo. Okay, kaya oxidative deamination. Yung iba pa nating tawag, no, in this stage 2 of our nitrogen catabolism. So sa stage 2 of our nitrogen catabolism or yung deamination natin, nagproduce tayo, di ba, ng isang NADH, and our NADH, di ba, ilang ano siya? Ilang ATP? Nasa 2.5 ATP molecules yung napoproduce ng NADH. So may energy din, di ba, na napoproduce in this process. Okay? So sa liver natin, maliban dun sa glutamate na example natin, lahat halos ng amino acid natin or lahat mismo na ng amino acid natin pwede mag-undergo ng deamination. Saan? Sa liver natin. Okay? Sa liver natin, through the help of an enzyme we call as amino acid oxidases. Okay? Next step, the urea formation. Urea formation. Ibig sabihin dito, magki-create ka na ng urea. Kaya nga urea formation. So yung ammonium ions, no, from stage 2, actually is toxic. No, toxic yan. Lalo na pag na-convert yan into ammonia. Toxic kasi ang ammonia. Diba? Pag halimbawa hinimatay, pinapaamoy ng ammonia. Diba? Hindi dahil gamot ang ammonia. Nadidirect kasi ng brain natin na may toxin.
Nadidetect ng brain natin na may lason. So anong ginagawa niya? Sinasabi niya dun sa tao, "Oy, gumising ka, may lason." Kaya nagigising. Yung tao na nakakaumoy ng ammonia. So sa katawan natin, nakapag-produce tayo ng ammonium. Ammonium ion, NH4+. Yung ammonia kasi NH3. Sabi ko nga sa inyo, at a certain level, toxic yan. No, toxic yung ammonium ion sa blood natin. So anong gagawin ng ating katawan? Ang gagawin niya, i-convert niya yan into urea o kaya uric acid. Para maging less toxic. Less toxic lang ha, pero toxic pa din, no? Kasi yung sa fertilizer, may urea yun. Hindi ko naman sinabing papakinin yun, no? Toxic pa rin naman, pero less. Okay, less toxic lang siya. Okay? So, hindi pwede na yung ammonium ion ay sobrang maging concentrated in our blood. Kaya kailangan siyang ilabas ng katawan natin through urine. Okay, so sa urine natin, para na ilalabas yung ammonium ion, kino-convert muna siya into urea or uric acid. And we call that process as the urea cycle. Okay? So sa urea cycle, hindi naman agad-agad yung ammonium mo kinonvert na lang basta into urea. May mahabang process din yan. So yung ammonium ion mo, una, mag-react muna siya with bicarbonate. Okay? Mag-react siya with bicarbonate with the help of ATP molecules and water. And of course, no, an enzyme we call as carbamoyl phosphate synthetase. Again, synthetase, di ba? Pag synthetase, ibig sabihin, nakikreate tayo. Okay? So this enzyme will help yung ammonium ion natin saka yung ating bicarbonate para makapag-create tayo ng carbamoyl phosphate. Bakit kailangan yung carbamoyl phosphate? Kasi yung carbamoyl phosphate, yan yung gagamitin or yan yung fuel ng ating urea cycle. Okay, so siya yung fuel ng urea cycle natin. Yung carbamoyl phosphate na yan. Ito siya. Okay? So this carbamoyl phosphate will react with ornithine. Yung ornithine na yan nanggaling normally sa long process of amino acid, no? And magpo-produce tayo ng citrulline. Yung citrulline na yan magi-react with ATP. Okay? Magi-react with ATP together with an amino acid. Hindi lang naman aspartate, no? Kahit ibang amino acid, pwede din. Okay? So, aspartate through the reaction of citrulline and ATP molecules, magki-create tayo ng arginosuccinate. Okay? Arginosuccinate. That arginosuccinate, ano mangyayari sa kanya? Maghihiwalay siya. Maghihiwalay siya into two. Maghihiwalay siya into fumarate. Yung fumarate, nasa Krebs cycle yan. So, pwede rin siya maging source of energy. And, magproduce din tayo ng arginine. Yung arginine actually is an amino acid. That arginine, mag-undergo siya. No? Mag-undergo siya ng process with water para makapag-create ka ng urea. Yung urea na yan, yan ay ilalabas natin in our body. So that is the urea cycle. Okay, kung isa-isain pa natin lahat ng amino acid, matagalan tayo, no? 20 yun. Okay, 20 process yun. So kahit eto na lang muna, no? So yung kanina natin, eto yung general reaction niya or net reaction. Yung aspartate, di ba, nag-react with these two. Eto yung naging carbamoyl phosphate, di ba? With the help of 3 ATP and 2 water para ma-release natin yung urea in the form of urea. Together with that steps, nakapag-produce tayo ng fumarate. Etong fumarate, pwede nating magamit yan in the Krebs cycle. Okay? Mamaya makikita nyo yan. Didetailed ko yan. So this urea formation, hindi sa kidney ha. Linawin ko lang, no? Yung formation of urea or uric acid, hindi yan sa kidney nangyayari.
Nangyayari siya sa liver natin. Okay? Sa liver siya nangyayari. So, pag nagawa na siya sa liver, ilalabas siya sa liver, papunta sa blood. Sa blood natin, yung blood dadaloy sa katawan, pupunta sa kidney. Ayun, doon pa lang siya pupunta sa kidney. Kasi ang role ni kidney, i-filter out yung urea na yan, ilabas sa urine natin. Ilabas sa body natin. Okay, yung urea or uric acid natin. So, normally, yung isang adult person, nasa 23 to 30 gram of urea. No, yung nasa urine niya, 23 to 30 grams. Yun nga lang, syempre, kung nag-samgi ka nung gabi, nag-unli chicken wings ka nung gabi, o kaya ay kung ano mang unli yan, o galing ka sa handaan, puro karne ang sinabakan mo. Diba? Nag-take out ka pa ng lumpia. For example lang ha. So, possible, maging mas mataas yan. Diba? There's a possibility on that. Ngayon, kung continuous, no, na mataas ang ating uric acid, it can be dangerous. Kasi, kung mahihirapan, syempre, di ba, yung kidney natin, baka hindi niya ma-filter out. So, possible, ma-deposit na yung uric acid, di ba, in our in different parts of our body. Okay? So, ammonium ion, meron din ba sa ihi natin? Meron din. Pero hindi ganoon, no? Hindi ganoon kadami yung ammonium ion. Mas madami yung urea or uric acid. Then, napakahalaga nito, no, na yung sa kidney, sobrang napakahalaga na mailabas siya. Okay? Kasi kung halimbawa uric acid yan, syempre acidic yan, di ba? So, pag nilabas, no, pag nilabas ng kidney natin, yung uric acid, okay, yung ammonium ion na lang, acidic kasi yung mga yan, o nababalance yung blood natin. Di ba? Nababalance yung pagka-acidic niya. Kapag inialabas natin. Pag umiinom po ng alak, may tanong dito, ihi ng ihi. Okay, so pag uminom ka ng alak, ihi ka ng ihi. One is, hindi naman siya related to protein, no? Pero dahil tinanong, sige, sagutin natin. Ang alak ay, kung halimbawa Red Horse ang iinumin, ilang percent ang Red Horse? 7% na alak. So, equivalent siya, 93% nun, tubig. Diba? So, ilalabas mo lang din talaga. So, para kang uminom lang din ng tubig na may alak. Diba? Kumbaga. Kasi ilang percent yung tubig. O kahit pasabihin natin gin yan. Gin is around 40% yata na alcohol. 40% nga ba? Or 20%. O, hindi ko nakabisado eh. So, mas marami pa rin yung tubig. So, ihi ka pa rin naman talaga, no? Kapag umiinom ka. Ng alak na. And, nagpo-produce din kasi nga ng toxin kapag uminom kayo ng alak. Yung alcohol, magiging ano yung alcohol sa katawan natin? Magiging acetaldehyde. So, ilalabas siya, no? Itatry siyang ilabas ng katawan natin. Okay? Kaya, ihi ng ihi, no? Kapag tayo ay umiinom ng alak. So, kanina, ang pinag-usapan natin, kung ano ba yung nangyayari dun sa amino group. May tatlong stage siya. Transamination, deamination, saka urea formation. So, pag-usapan naman natin yung carbon skeleton. O yung mga carbon ng amino group natin. Kasi ang tinanggal lang natin kanina yung amino group eh. Yung NH3+, di ba? Yung lang tinanggal natin. Yun lang yung ni-remove natin. May natira. Ano gagawin dun sa mga natira na carbon skeleton? So, yung mga carbon skeleton na yon ginagamit actually in the Krebs cycle. Pwede. No? In the Krebs cycle for the creation of energy. Another, pwede siyang gamitin as a skeleton for different na mga amino acid. Diba? Dinemo ko kanina dun sa transamination, meron tayong alpha-keto acid. Yung mga alpha-keto acid na yon actually, minsan nanggagaling din siya sa deamination saka sa transamination. Okay, yung mga alpha keto acids natin na pwedeng gamitin as a source of non-essential amino acids. Okay? Pero isa no sa mga major na process for the carbon skeleton is
Magamit nga siya for the citric acid cycle. Okay? For a production of energy. So 20 yan. I-summarize na lang natin, no? Huwag na nating, wag, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano yung reaction na nangyayari. Summarize na lang natin kasi 20 yan. Diba? Ang dami. So yung alanine, glycine, cysteine, serine, threonine, and tryptophan, yung mga yan, no, possible maging pyruvates. Or mag-create sila ng pyruvates. Okay? So those pyruvates, pwede mag-form siya into acetyl-CoA. Pwede rin maging oxaloacetate siya. So those pyruvate, di ba, magagamit siya for the citric acid cycle in that process. Yung isoleucine, leucine, and tryptophan, pwedeng maging acetyl-CoA sila. That acetyl-CoA papasok sa Krebs cycle. Excuse me, no? Yung leucine, lysine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, pwede magiging acetoacetyl-CoA sila. That acetoacetyl-CoA magiging acetyl-CoA. Saka palang papasok sa Krebs cycle. So dun nga, no, sa last, sa most right corner, most right portion of our metabolism part 2, 'di ba, yung amino acid, may mga amino acid hindi nadadaan ng pyruvate eh. Nakaturo yung arrow niya doon sa Krebs cycle. Kasi that's the reality. Halimbawa, yung glutamate, glutamine, histidine, proline, arginine, yung kanilang mga protein backbone, yung carbon skeleton nila, possible pumasok na agad siya sa citric acid cycle. Through alpha-ketoglutarate. Okay, nag-form kasi sila ng alpha-ketoglutarate. So that alpha-ketoglutarate, pwedeng hindi na maging acetyl-CoA, diretso, create ka na agad ng energy. I-skip mo, kumbaga. No? Kumbaga sa pila, tumalon ka dun sa pila. Hindi ka na dumaan dun sa pinaka-umpisa. Okay? Isoleucine, methionine, and valine, papasok sila through succinyl-CoA. Tyrosine, phenylalanine, and aspartate, saan naman? Sa fumarate sila dadaan. Doon sa step ng fumarate. Kasi yung tyrosine, phenylalanine, and aspartate, nakikreate sila ng fumarate. Di ba kanina, meron tayong example niyan? Asparagine, aspartate naman, sa oxaloacetate na sila pupunta. Okay? Saka papasok sa Krebs cycle para mag-produce ng energy. That oxaloacetate, actually, pwede yung maging glucose. Pero magiging phosphoenol pyruvate muna siya, saka siya magiging glucose. Di ba meron tayong tinatawag na mga magic sugar? Familiar naman siguro kayo with magic sugar, no? Actually, most of the magic sugar na ginagamit natin are made of amino acids. Okay? So that is the amino acid catabolism. So, in those processes, di ba, dun sa transamination natin kanina, nakapag-create tayo ng amino acid. Correct? Diniscuss ko dati to, di ba, yung essential and non-essential amino acid. Ano na nga ibig sabihin kapag non-essential amino acid? Ano ibig sabihin na nga niyan? Ibig sabihin ba niyan hindi important? Kasi non-essential eh, di ba? Kung tatagalogin mo, word for word, hindi mahalaga. Diba? Pero in biochemistry, ano ba ang ibig sabihin yan? Yes, Liam? Try ko lang po, sir, kung maalala, kung naalala ko. Like, essential naman po siya, sir, kaya yes. Lang po hindi po siya kayang i-process po ng katawan po natin. Okay, medyo tama naman, no? Oo, may hinahanap lang ako ng word. So, pag essential, yes, essential siya. Pero hindi siya kaya i-produce ng katawan natin. Kapag non-essential, no? Pag non-essential, kailangan pa rin naman siya ng katawan. Pero kaya siyang i-produce, no? Kaya siyang gawin. Kaya siyang i-synthesize ng katawan natin. Ibig sabihin, hindi siya needed na kunin pa from our diet. Ganon kapag non-essential, no? Mahalaga rin naman siya, needed din siya by our body. Pero hindi naman na siya kailangan kunin from the diet kasi nga kaya siyang gawin. Kaya siyang i-produce. No? It can be made by our body. Kapag essential,
yan yung hindi kayang i-produce, no, ng katawan natin. Ibig sabihin, kailangan siyang i-obtain from the diet. Okay? So, meron tayo dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 na essential amino acid. Histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. The rest, non-essential na sila. Hindi ibig sabihin, ulitin ko ha, sa biochemistry, hindi ang ibig sabihin niyan, hindi siya mahalaga. Ang ibig sabihin niyan, kaya siyang i-produce ng katawan natin, hindi mo siya kailangan kunin from the diet. Okay, alin ang kailangan mong kunin from the diet? Yung essential amino acid. Kasi hindi siya kayang isynthesize naman ng katawan natin. Pero pag kumain tayo, halimbawa, kumain ka ng turkey, for example, hindi mo naman mapipili, di ba, kung alin yung amino acid doon. Kumain ka ng munggo, kumain ka ng taho, may protein yung mga yan. Kumain ka ng tokwa, may protein yan. Mapipili mo ba kung anong amino acid, di ba, yung makukuha mo doon? Siyempre, hindi. Di ba? Possibly, merong essential and non-essential amino acid ka na makukuha dyan. Ngayon kasi yung mga nag-gym, meron ng iniinom na protein shake eh, na formulated na talaga sila. Pero yung mga kinakain natin na normal, di ba, hindi natin mapipili kung ano yung meron dyan. Kaya nga, di ba, nagbabiosynthesis tayo ng mga amino acid. Kung halimbawa, kulang ka sa non-essential amino acid, pwede, di ba, from your diet, i-convert. Kung halimbawa, ang nakuha mo, mga essential amino acid, halimbawa, nakuha mo ay phenylalanine. Di ba? Pwede mo i-convert yan into tyrosine. Kasi yung phenylalanine, dagdagan mo lang ng OH yan sa dulo. Sa dulo nung kanyang benzene ring, magiging tyrosine na siya. Di ba? So maraming way para makapag-create ng non-essential amino acid in our body. Kaya nga kaya siyang gawin. So ilan lang to ha? So meron tayong tatlo dito na i-detail. First is the glycolysis intermediates. So sa glycolysis natin, meron tayong pyruvate na nakikreate, correct? Meron tayong 3-phosphoglycerate din na nakikreate. Yung mga yan, pwede silang makreate into non-essential amino acid. Okay? Yung 3-phosphoglycerate natin, pwedeng maging serine. Yung serine further, pwede siyang maging cysteine. Pwede rin maging glycine. Yung pyruvate natin, pwede siyang maging alanine naman. Pero lahat yan, no, nanggaling in glycolysis intermediates natin. Sa citric acid cycle naman natin, yung mga intermediates na tinatawag, yan yung mga yung step-by-step processes, no, yung mga product doon, hindi yung end product kumbaga. So sa citric acid cycle natin, yung oxaloacetate, pwede siyang maging aspartate. That aspartate, pwedeng maging asparagine. Paano yan? Magdadagdag ka lang ng amino group. Diba? Yung transamination natin. Pwede yan. Yung alpha-ketoglutarate natin kanina, diba? Naging glutamate siya. Yung glutamate, pwede mong gawing proline yan. Pwedeng gawing glutamine. Pwedeng gawing arginine. Depende syempre kung ano yung pangangailangan ng katawan natin na amino acid. Diba? Kung imagine natin, diba, napakagaling ng katawan natin. Kasi kaya niya mag-create ng mga amino acid. And nadidetect niya kung ano yung needed niya na amino acid. And again, pwede tayo makapag-create ng mga non-essential amino acid through the use of essential amino acid na kinain natin. Okay, so here are some of the reactions. Tingnan niyo no, yung phenylalanine, kung titingnan niyo, nadagdagan lang ng OH. Naging tyrosine na siya. Diba? Ito, example natin to kanina. Yung pyruvate nag-react with glutamate. 'Di ba? Mag ang kanina diyan alpha kabaliktaran eh, alpha ketoglutarate nag-react with alanine. So kapag kabaliktaran yung pyruvate mo, pwede ka ring makapag-create naman ng alanine naman. Okay, nagkaroon lang ng transfer of amino group. Kaya kanina sa transamination, binanggit ko rin to, that
transamination is important in creation of non-essential amino acid. Okay? So, sabi ko nga kanina, pag kumain kayo, hindi nyo mapipili kung ano yung amino acid na nandoon. Masabi nyo lang kung ano yung rich na amino acid doon or ano yung kulang na amino acid doon, pero hindi nyo mapipili. So, kailangan mag-adjust ng katawan natin by these processes. No? Yung mga processes na ginagawa ng body natin. Ito, another, yung aspartate, pwede siyang ma-convert into asparagine by using ammonium ion. Ayun, may gamit din naman yung ammonium ion in our body. Yung glutamate, nagiging glutamine by, ano, by reaction then with ammonium. By the way, itong glutamate, yan yung nasa MSG, monosodium glutamate. Oo, yung pampalasa natin. Okay. So, mga simple yan, no? Merong mga komplikado kung paano kine-create itong mga to, arginine, cysteine, glycine, proline, and serine. Hindi ko naman na i-discuss, no? Kasi ay, they are more, no? Hindi lang complex, more. Talaga, much more complex yung processes na yan. Okay, so itong mga simple na lang. Okay, kung ano yung mga nag-react sa kanila. Okay, to create them. So, that ends our discussion for the protein metabolism. Diba? Sabi ko sa inyo, maigsi lang yung topic natin for today. So, may questions?